Pakinggan ang taong bayan, huwag magbulag-bulagan at bingi-bingihan. Huwag mong naman sayangin ang ginawang paggalinis at paglaban ng dating Pangulong Duterte sa mga oligarko at mga dilawa na naging daan upang mamulat ang taong bayan at malinis na din ang inyong pangalan. Ayon nga kay Senator Amy Marcos ay inubos ni PRRD ang inyong mga kalaban na naging daan para makabalik kayo ngayon. Kaya kung patuloy mong pupulutin at ipipwesto ang mga dilawan, kung hindi magbibitiw sa pwesto sa Rimulya, Katapang, Abalos at Asurin ay ikaw talaga ang tatamaan sa kanilang mga kapalpakan. Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Hangad po natin ang matagumpay na Pilipinas, kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga sunod ko pang mga video. Inilaban ka ng mga Pilipino, kaya wag mo naman sanang sayangin ang sakripisyo nila. Hindi maiwasan na madismaya ang mga tao dahil pati mga kaibigan at pamilya nila ay nakaalitan sa pagsuporta sa'yo. Boyeng Rimulya, resign ka na. Pag hindi ka nag-resign, si BBM talaga ang tatamaan. Ito ang patuloy na sigaw at hinaing ng taong bayan. Ang tanong ngayon at hindi maintindihan ng taong bayan ay kung bakit tila walang kahihiyan itong si Rimulya at hindi magkusa na umalis sa pwesto. Ayon nga sa mga komento ay tila singilan ng utang na loob ang nangyayari kaya hindi magawang sibakin itong si Rimulya. At narito na ang mga komento mula sa mga netizen. Totoo po yan, hindi kami nasisihan sa palakan ng gobyerno. Para lang din katulad sa pamumuno noon ni Abnoy Aquino, Dilawan Administration. Maraming pabida-bida, pero wala sa gawang matuwid. Nasaan ang mga pangako? Alisin ang motong unity. Dahil nakakasira sa gobyerno ngayon. Let's SOJ Rimulya and Abalos and Asurin remove from their post immediately. Please, Mr. President, if you want to survive your government, they are anay of your administration. I-appoint mo ba naman sa pwesto ay mga balimbing at yellowish pa? Boying, resign ka na. Pag di ka nag-resign, si BBM ang tatamaan. Kaya kung may malasakit ka kay BBM, mag-resign ka na. Tama, mahiya ka kung mahiya ka pa. Anak mo, may kaso. Tapos sinanggal mo ang Chief Pidea. My gosh, umalis ka na, resign. Hindi ka namin kailangan, bakulaw. Watch out sa kanilang bait-baitan at mga kasinungalingan. Step down, DOJ Rimulya. Resign, Katapang, Abalos at mga protector daw ng droga dyan sa Bucor. Nagsisimula na naman ang kawalang hiyaan nila. Dilawan kasi daw ang mga yan. Bakit ibinalik? Unity for worse, not for good. Ang nakikita ng 31 million voters. Marami na naman daw ang mas may integridad at maprinsipyo dyan na dapat ilagay. Hindi ang may mga bad background na. Well, it is yours, Mr. President. Alam naming matalino ka, pero ingat sa mga ina-appoint ninyo. Dapat yung malinis ang background, hindi ang mga protector or may bahid na sa buwatan sa drug lord at droga. Tanimbala, tanimbir at alak, hanep. Nakakasukan na kayo. Mga apple at kapal moks daw. Resign kung wala kayong mga personal interest. Period. Tingin ko, lahat na mag-resign na lang. Inutil eh. Pati presidente, parang ramdam ko, tanong ko sa sarili ko, may presidente ba tayo? Wala akong masasabi kay Digong, the best president ever. Takot mga tauhan niya, alingas-ngas pa lang. Kusa na bumababa, hindi na nila hinihintay pag-resign niya ni Digong. May delikadesa at kahihiyan. Itong isang taon ng presidente ngayon, imbis na magkusa, ayaw umalis, sumipsi pa. Sobrang bilib pa ni BBM. Kahit pati siya, nadadamay na. Pag ganito presidente, hindi igagalang ng mga tauhan. Samahan pa ng babaeng ahas. Tingin ko ito ang nagmamaniobla dyan sa Malacanang. Sunod-sunuran lang si BBM. Sayang yung nagtiwalang babangon tayo. Hindi pala babangon. Tayo lahat ng salot, babalik muli sulad loyalis ako. Yung tatay, okay, pero itong anak, malayo, windang ang Pilipinas kong mahal. Nakakatulog pa kaya si Boying ng mahimbing? Di kaya binabagabag ng sarili niyang konsensya? Sa bagay, mukha naman siyang walang konsensya. Ginawa niya lahat para sa kapakanan niya, lalo na sa kanyang anak. Boying, hamon ng taong bayan sa iyo, mag-step down ka sa pwesto mo para parehas ang laban. Matapang ka lang magdadakdak dahil nasa pwesto ka at nakasandal pa yata sa pader. Step down na Rimulya, kapituko ka pa rin, nasusukan na ang taong bayan sa iyo, I stand for General Bantag. PBBM, lahat ng inappoint mo may sabit at palpak at ang ayaw ng taong bayan sa inappoint mo dati ng bata ni Pinoy. At alam mong nangyari sa Sa 44, bakit yung nilagay mo sa pwesto alam mong kinasusuklaman na ng taong bayan? Ang mga dilawan, pero inilagay mo pa din sa pwesto. Binuto ka ng taong bayan para wala ng dilawang makapapasok sa gobyerno. Pero anong ginawa mo? Anyari ngayon, nagkandaleche-leche.
ang mga tao mo at palpak. Alam mo ang sa 44 naging palpak na marami ang namatay doon. Tapos ang mga pamilya nila nakikita ulit na ang mga taong dahilan ng kapalpakan na inilagay mo ulit. At ang DOJ mo, hindi mo pa din sinususpende. Alam mong may kaso ang anak niya at tila wala kang pakialam sa kaso ni hindi ka nag-imbestiga ng sarili mo. Iniasa mo sa bata mo, kung binubola ka lang ng mga iyon, okay lang ba sa'yo? Nakakadismaya ka, para ka rin palang si Pinoy na sunod-sunuran sa mga kabinete niya. And expectation ng mahamayan. Dahil isa kang Marcos, mapabuti mo ang Pinas, tila nagkamali kami sa pagpili sa'yo. Pakinggan mo ang saloobin ng taong bayan, hindi ang mga ungasis mong mga bata. Dapat malaking aral na sa'yo na ang ama mo nasira din dahil sa kabinete niya. Lahat nga ng tao alam mo lang delikadesa si PBBM at Trimulya, di nila alam o makapal talaga lang sila. Parehong walang delikadesa ang dalawang ito, the traveler president, kung magsalita as if matalino ngunit walang lalim, dinadala lang sa husay sa Ingles. If there will be a rally for Bantag, all Filipino citizens will join. Hoy, bakulaw, nananawagan ng ibang taong bayan, step down na at ikaw din, katapang, masyado kong nagmamagaling at nagpapasikat. Akala mo maniwala kami sa iyo, hahayu. Balik na naman ang taniman, dati tanimbala, ngayon pwede na itanim kahit ano. Kaya Sir BBM, where are you? Pag may nangyari kay General Bantag, ayan na ang pisa ng pagbagsak ni PBBM. Sana dinggin niya ang 31 million na bumoto sa kanya na gusto ng continuity ng mga nagawa ni PRRD. Laban lang Bantag, yan ang tatak Duterte, lumalaban. PBBM, paalala lang po sa inyo, pag hindi na ibigay ang tamang hustisya kay General Bantag, paalala po, magkakagulo po sa Pilipinas, Pilipino da Pilipino. E wala na rin wala na rin aasahang matinong gobyerno, puro kapalpakan. Panay sablay, presidente sablay, kabinete sablay, wala na tayong aasahang hustisyang maayos at matino, wala. Tapos ang mga mahihirap na tao, kung may Bantag na nagawa nila, di lalo na sa ordinaryong tao lang. Sayang boto ko sa'yo, BBM. Sana si Sara Duterte na naging presidente. Makaoligarko ka. Paano ibabalik sa gobyerno ang pamamahala sa tubig, kuryente, etc. Kitang-kita ng dalawang mata ko na good vibes kayo ni Pangilina noong laban ng Gilas versus KSA. Nabudol mo kami na 31 million plus na Pilipino. Sayang, pagkasisi laging nasa huli. Pero palagay ko, hindi na makakaulit ng Marcos. Bistado na panig ka sa dilawan, mga reject noong time ni President Digong. PBBM, huwag ka nang magbulag-bulagan at magmingi-bingihan dahil hindi lahat nabibili ng Marcos Wealth for Humanity sa maling paraan. Bago ka bumagsak, PBBM, pagmasdan mo kung ano na ang ginawa ng iyong mga walang alam na cabinet members na gusto lang pa-epal sa maling paraan. Nasayangan na ang 31 plus million sa ginawa mo sa DOJ, DILG at PNP. Puro palpak, kundi pasikat through social media at pagluklok ng mga dilawan sa pwestong makakasira sa iyong administrasyon. Lumitaw na totoo ang sinabi ni FPRRD na BBM is a weak leader. Mas malaki ang utang na loob sa sambay ng Pilipino kaysa kay Rimulya, Abalos, Asurin at iba pa. Masaya ka, PBBM, na may nagsabi na mabuti pa si Paksiw na lang binoto. Maganda bang pakinggan yon, PBBM? Uto-uto kasi si PBBM, hindi marunong pumili ng karapat-dapat ilagay sa pwesto. Si Danao sana dapat si PNP, Asurin hindi karapat-dapat mahina. Pati Rimulya, Abalos, hindi yung pagkakatiwalaan mga bobo na abogado. Mag-design na kayo, mga walang hiya. Isang buwan na yan, o mahigit na pumutok ang issue na yan. Bakit tingang kawali pa rin sila? Asan ang unity na tinatawag? Lalong gumulo nang dahil sa mga point nilang dilawan. Hay nako, gising-gising, baka maisan ka na naman, mahal na presidente. Huwag sayangin yung boto na nagtiwala sa'yo. Kung hindi kaya, let BP Sara para ma-resolve ba? Nung eleksyon, panay nakababad si BBM sa social media. Ngayon, di niya pinapansin ang sinasabi ng taong bayan na palpak ang mga tao niyang inilagay sa pwesto. Aba, gising naman po, BBM. Buti pa kapatid mong Amy Marcos, mayroong malasakit. Isa lang tanong namin dito na dapat ipaliwanag ni PBBM kung bakit pinalit sa pwesto niya mga taga-dilawan na kurap at bakit pinalitan niya mga dating pinaupo ni PRRD. At last, kung bakit din niya alisin ulit mga taong yan na pinaupo niya. Sana pakinggan niya hiling ng taong bayan na alisin ang mga yan na mga kurap. Nasinibak dati ni PRRD, di naman siya maging pangulo ngayon kung hindi dahil sa mga boto ng taong bayan na nagtiwala sa kanya. Kaya sana pakinggan niya rin hiling namin. #weakleader
Ay nako, so disappointed with PBBM. Grabe ang hirap ni President Duterte sa pakikipaglaban ng mga oligarchs para maalis sa gobyerno. Pero isang idlip lang, pinabalik ni PBBM ang mga sumira ng bayang Pilipinas. So disappointed. PBBM, tanggalin mo sa Rimulya at Katapang. Sila ang balakid sa iyong hangarin na pagbabago sa ating bayan. Pareho yung protector ng mga drug lords. At para mo ng awa, huwag kang masyadong makinig sa kagaguhan ng iyong asawa. Hindi siyang binoto ng 31 million, pero ngayon parang siyang umaas ng presidente. Huwag mong sirayan ang pangarap ng iyong ama at yung inumpisahan ni Presidente Duterte. Good luck na lang, sana hindi sa huli ang iyong pagsisisi. Ohio, thanks. OMG, PBBM, gumising ka na, biset. Aka-stress ka na. Totong weak leader ka nga. Puro ka unity, pero in-appoint mo ay mga pink dilawan. Ayusin mo ang tungkol kay Bantag. Makukurot na kita eh. Huwag kang maging bobo. Sinira mo ang pinaghirapan ng mahal naming PRRD. Pag di ka tumigil sa mga kahibangan mo, BP Sara ang aming ipa-take over sa pwesto mo. Sino bang personal advisor mo? Pareho kayong mawawala. God bless, Pilipinos. For delikadesa, purpose po sana, mag-usa po si Sec of Justice Rimulya na mag-design na siya sa pwesto para walang bias na masasabi ang mga Pilipino na walang pinapanigan ng gobyerno. Huwag niyang hintayin na mismo ang presidente pa magsabi sa kanya ng 90-day suspension like General Bantag. Kasi medyo nahihiyang ating PBBM na suspended din siya. Kasi malaki ang ambag nila kay PBBM sa pagkapanalo niya sa eleksyon. May tinatanaw na utang na loob si PBBM sa kanilang magkakapatid sa Cavite. Ikaw na mismo ang mag-initiate sa pag-alis sa pwesto sa DOJ para patas ang laban. Walang lutuan. We all sympathize with General Bantag. May punto siya. PBBM, sana po mapagmatyag po kayo at pakiramdaman sa mga nakapaligid sa inyo. At sana lahat ng mga taong sangkot sa pagbagsak ng inyong ama na aming labis na sinuportahan at minahal, ay huwag na huwag nyo na pong bigyan pa ng second chance na pagkatiwalaan pa at baka sila ulit ang inyong maging downfall. God bless PBBM at ang aming bansang Pilipinas. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.